Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Marami pang mga lokal na opisyal sa bansa ang umaanib sa Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo mismo ang pagulo na tumatayong chairman ng partido para sa oath-taking ceremony ng 32 mga bagong miyembro ng partido nitong Biyernes sa Palasyo ng Malacañang. Kabilang sa mga nanumpa si na DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at kanyang ama na si Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr., mag-asawang Leyte Representative Richard Gomez at Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez, Quezon City Representative Ralph Wendell Tulfo, Quirino Governor Dakila Carlo Dax Cua at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Kasama rin ang mga Abalos ang 16 pang mga lokal na opisyal ng Mandaluyong na nanumpa sa partido. Pinangasiwaan mismo ang oath-taking ceremony ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Governor Tamayo na lubusang nagpapasalamat sa mga bagong miyembro sa pagsama sa partido upang maisakatuparan hindi lang ang mga layunin ng Partido Federal ng Pilipinas, kundi maging sa pagtupad ng mga adikain ni Pangulong Marcos para mapabuti pa ang ating mga kababayan at ang ating bansa. Matatandaang nitong Agosto, nadumpa mismo sa harap ng kanyang ama si presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Barcos bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. We are attempting to transform the government, to transform the bureaucracy, to transform even the thinking of ordinary Filipino citizens and our politicians. Paibayin natin ang pag-iisip. Para naman, makaramdam naman yung ating mga kababayan ng pagbabago na talagang ang pamahalaan ay nandyan para tulungan sila. We will continue to stand for that. And now that you have joined the party, we welcome you because we have now a bigger group who is continuing to work for the advocacy of improving the government bureaucracy, of improving the power situation in the Philippines, in the sense that we are trying to make our political system as stable as possible. Kailangan talaga lahat ay magkaisa. Kaya't lagi kong pinapaalala sa tao, yung pagkakaisa na ating sinigaw nung kampanya, hindi po yan slogan, katotohanan yan. Yun talaga ang magiging solution sa ating mga problema. Atraksyon ngayon ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro na dinarayo ng mga turista dahil sa makulay at kakaibang Christmas Village display. Under the Sea ang tema ng nagniningning na Christmas display sa mismong municipal grounds ng Pola. Sa halip ng mga bilin, makikita rito ang naglalakihang mga yamang dagat gaya ng dikya, isda, butanding, alimango, sugpo at pagong at marami pang iba. Kaya naman busog na busog at enjoy talaga ang mata ng mga lokal na turista sa pag-iikot sa Christmas Village. Tampok din ang iba't ibang pailaw sa paligid ng munisipyo, ang Tunnel of Lights, pati na ang Tower of Lights na talaga namang kinagiliwan ng mga residente at turista. Kapansin-pansin na inspired ang mga toring ito sa man-made na Super Tree Grove ng Singapore. Sentro rin ng atraksyon sa Christmas Village ang giant Christmas tree na may 60 talampakan ng taas. Para sa LGU ng Pola, isa itong paraan para maipakita ang kanilang pagbangon mula sa dagok at perwiso ng nagdaang oil spill. Dahil nga ang team natin is Bangon Pola, katatapos lang natin ng oil spill para ipakita natin na ito yung meron sa aming bayan na talagang nasira yung aming kalikasan. Through promotions at through Christmas, maibangon namin kahit papano, matulungan natin yung ating mga taga-Pola. Bumili lang sila doon sa paninda ng ating mga fisher folks. May mga nagtitinda doon yung ating mga products sa Pola, binibili nila doon sa malapit. So natutulungan nila sa hanap buhay yung ating mga fisher folks. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.